Paano ba talaga magsimula maglaro ng bilyar? Ito ang topic natin sa episode na ito. Karamihan sa extreme beginners ay tira lang ng tira. Kalat ng bola, tira, laro agad. Yun yung mga zero knowledge talaga sa bilyar. So usually, pag naglalaro kami sa iba't ibang billiard hall, nakakakita kami ng mga beginners, mga nagsisimula pa lang magbilyar. Ang usually ginagawa nila ay diretso agad kalat bola, tapos tira, laro agad. So, huwag po sasamaan loob natin. I'm just telling the truth, matatagalan po tayong mag-improve pag gano'n ang ating gagawin. Every time tayo ay bibisita sa billiard hall o maglalaro ng billiard. Dito sa episode nito, matutunan natin kung paano mag-improve ng mabilisan. Good morning, Bull Friends. It's me once again. This is Marlbev, and welcome to my channel. Okay guys, this episode ay para doon sa mga extreme beginners o zero knowledge talaga sa billiard. Ang mga topic natin, unang-una ay yung grip o yung hawak sa tako. Pangalawa, yung stroke o yung paano humagod ng tako, yung delivery. Pangatlo, yung stance, yung tamang tayo, paano tumayo at tumira ng billiard. Yung bridge o yung planketa. At yung basic drill o skill na gagamitin natin para tayo mag-improve ng mabilisan. Yep guys, you heard it right. Pag sinunod po natin yung mga basic steps na to, mabilis po tayo matututo at magugulat ang mga kaibigan nyo na kayo ay mabilis nag-improve. So, umpisahan natin sa hawak. Ano ba tamang hawak sa tako? O yung grip niya? Okay, dito, titingnan nyo kung paano hawakan. Kinakailangan po hindi kahigpitan. So, maluwag po ang paghawak doon sa tako. Yan. Kung makikita nyo, almost 2 fingers lang po siya. Okay, tingnan nyo. Kapag umaatras siya, nagiging 3. Pag in-stroke mo pa forward, almost nahawakan mo lahat. Yan, slow mo natin. Tingnan nyo po. Yan, yan po ang tamang hawak at paghagod sa inyong mga tako. So, hindi po mahigpit. Okay, dahil kung mahigpit po ang paghawak nyo, ay titira po papataas yung dulo, yung tip, o yung shaft. Yung shaft po, yung karugtong nung hawakan ng bat. Ayan po, pinapakita ko po dyan paano yung tamang grip. Ayan po. Yung swing po kasi, kinakailangan tumatama almost sa elbow. Ayan. Ganyan lang kasimple. So, practicein niyo po yan araw-araw. Huwag po ganito yung mahigpit. Kasi kung mahigpit, aangat yung dulo ng tip. At tatalpiyok yung dulo ng tako nyo dun sa bola. At mamimiscue. So, kinakailangan maluwag po. Almost 2 fingers. Ito po ang tamang hagod. Parang sinisibat nyo yung dulo ng tako doon sa bola. So, umpisahan po natin sa pag-practice. Okay? Sa tamang tayo. Yan po yung tamang tayo, sisilipin nyo. Tapos pag nasilip nyo po yung bola, yan, medyo bubuka ka ng konti. Yung alignment ng tako nyo, naka-align dun sa kanang paa nyo, yung po yung nasa likod. At yung paa nyo, medyo naka-tripod, nakabuka. Ayun po, ang gagawin nyo, huwag muna kayong tumira ng maraming bola na merong pamatong puti. Umpisahan nyo pong practicein yung stroke, yung hagod ng inyong tako. Ayan po, parang sinisibat. Umpisahan nyo sa madaming bola na walang pamato. I-try nyo pong i-shoot
yung bola, yung object ball, diretso sa butas. In that way, mafe-feel nyo po kung paano yung patama ng tip ng dulo ng tako doon sa bola. Madali na po kasi pag may puti, pag nasanay na kayo dito. Try to hit as many as possible. Huwag po tayong madaliin, huwag natin shortcutin kasi hindi tayo matututo kung lagi tayong latag bola. Tingnan nyo po yung stance na nakabuka ka, parang tripod. Bakit parang tripod? Para po hindi, para stable. Hindi siya parang pag tumira kayo, hindi gagalaw yung katawan nyo. Kasi kunting galaw ng katawan nyo, ng ulo nyo, ng kamay nyo, ng bridge nyo, ay magmi-miss yung inyong tira, hindi papasok yung bola. Ayan po, kung titingnan nyo, yan po ang tamang stance o tayo. Tatayo muna kayo, sisilipin nyo, pag naka-align na yung inyong tako doon sa butas at doon sa object ball, at saka nyo tirahin. Ayan. Try to practice as many ball as possible. Okay, dahil dito po matututo yung inyong kamay, yung inyong stroke, at yung mata nyo. Ang tawag po doon ay muscle memory. Kung beginner po kayo, at nahihirapan po kayo sa stroke nyo, ito yung tamang-tamang drill. Okay, kasi kung each time na kayo ay maglalaro sa bilyaran, at laging latag bola lang, doon lang kayo mismo sa laro magpa-practice paano magpa-atras, paano mag-stop ball, paano tumira, medyo matatagalan po tayo honestly na matuto. Kaya po itong mga drill na to ay ginagawa para sa mga beginners po para mabilis matuto. Naganap po ako ng ibang mga drill sa YouTube na mga YouTubers. Bihira lang po talaga yung nagtuturo ng mga extreme beginners. So ito po yung sa ano naman sa pangatlong topic natin, yung bridge o plangketa. Ano ba plangketa? Meron po tayong closed bridge, yan po yung closed bridge. Okay? Maganda po 'to panghatak o pangpaatras o pangpektus para hindi magalaw inyong tira. Kaya alam po medyo mahirap po sa beginner 'yan. Ito po usually ilapag yung kamay niyo. Yan, iganon niyo yung thumb niyo. Yan, maraming klase na. Ang tawag po dito naman ay open bridge. Dito po mas madali ang para sa beginner. Okay, ang suggestion ko po maglagay po kayo ng pulbo para hindi malagkit. Usually ho ang mga house cue malagkit, masakit sa balat. So lagyan niyo po ng pulbo para mas madulas. So pwede kayong mag-practice kahit wala pang bola ang tinitira. Ang gamit lang po yung tako at yung bridge. Okay? Para masanay din po yung kaliwang kamay nyo, yung bridge nyo, doon sa feel ng paghagod ng shaft o yung tako. Okay po? Yeah, pwede nyo pong ulit-ulitin. Huwag po nyo shortcutin ang pag-aaral ng bilyar dahil matatagalan po tayo. So dumaan po tayo sa grade 1, grade 2, grade 3 para mabilis po tayo matuto. Hindi po pwede, diretso na tayo sa grade 6. Kasi hanggat hindi nyo na-establish yung basic fundamental nyo, may hirapan kayo doon sa mga susunod na stop ball, paatras, pectus, etc. etc. So, may suggestion po ako sa basic drill para diretso ang tira nyo. Yan, nakita nyo yung dalawang bote ng pabango bato. So, ilagay nyo yan. Okay, dalawang bola ng bilyar. Palusutin nyo yung tira nyo. Kung gusto nyo, 50 times, 20 times, para magkaroon lang kayo ng muscle memory. Okay, magamay nyo kung paano tumira ng tama at diretso. Yan, wag po agad kalat ng bola tapos tira agad. Kaya iba, tumatalpiyok, iba yung maano. Ngayon, pag natapos po tayo sa drill na doon, ito ay isang basic drill na ginawa ko po nung August, nung nag-umpisa ako, August 20, 2022. So, 1 year pa lang po ako nagbibilyar. So, ito po yung nakatulong sa akin. Malapitan po. Yan. Try nyo pong stop ball. Stop ball, tinitira sa gitna ng mother ball ng bola. Yung, alam ba, yung mother ball mo, yan, yung ponce. Okay? So, stop ball sa gitna. So, kung natutunan nyo na yung stroke at nasanay na kayo, pati yung stance nyo, yung tayo nyo,
Ito po isunod nyo. Tumira kayo ng malapit. I-try nyo i-shoot yung object ball may kasama ng pamato. Huwag nyo i-try yung malayo. Okay? Huwag yung shortcut, huwag yung madaliin. Okay? Take it 1 week at a time. At magugulat kayo in 1 month, magaling na po kayo. O medyo nakakaintindi na tayo. Okay? Huwag nyo sundin yung iba. Magpektos agad, tira kanan, tira. Huwag po kayong gagawa ng tira na wala sa repertoire nyo. I mean, pag sinabing repertoire, hindi pa nyo bihasa o wala sa skill nyo. Usually, para masabing perfect o alam nyo na o kasama na sa repertoire, ay kinakailangan mga 20 times yung ginagawa. So again, matatagalan po tayo mag-improve pag hindi nyo po ginawa yung basic. Okay? So recap tayo, ano nga yun? Yung tamang paghawak, yan, maluwag lang. Yung tamang bridge na gagamitin nyo, I suggest pag beginner, open bridge lang. Yung stroke, okay, practicein nyo. At huwag nyo pong shortcutin yung process. Kumbaga, pagdating nyo sa bilyaran, excited na kayo sumargo agad. Tapos tira lang ng tira, kalat bola. Ay naku guys, I tell you, believe me, matatagalan tayong mag-improve. Okay, ganun at ganun din. Siguro aabot tayo ng mga 6 na buwan, ganun pa rin yung tira natin. Okay, try to practice yung mga step 1 to 5. Okay, ako nga po kahit ngayon, nagpa-practice pa rin ako ng basic. Kasi kung minsan mawawala sa sistema nyo, lalong-lalo na yung stance, yan po ay nagiging culprit na tayo ay sumasablay lalo sa mga madadaling tira. Okay po, so sana may natutunan po tayo sa episode na ito para sa mga extreme beginners at zero knowledge sa billiard. So thank you so much for watching. Please do subscribe and comment below if you want to say something and like my video. So thank you so much po at more power to all of us. Good luck po sa paglalaro ng billiard. Thank you.